Okay, on na ba? Okay. Salita na ako ng salita kanina. Akala ko naka-record. Hindi pala naka-record. Walang iya. Okay. Welcome back po sa channel ko. Okay, gumagana na ba yan? Okay, gumagana na. Rolling na. Okay, welcome back po sa channel. Yung mga bagong subscriber natin, maraming salamat po sa pag-subscribe. Off-season pa tayo. Hindi pa ako pumupukol, pero di rin ako nakakagawa ng vlog kasi nga malamig. Dahil marami pa tayong inaasikaso. Pero well-maintained na. Na-maintenance ko na lahat yung mga gear ko, mga spinning reel ko, ready to fight na for the next season ng Seabass. So, ang gagawin natin ngayon sa video natin is mag-unbox tayo kasi dumating na yung lure na gusto kong mabili. So, ang tagal kong nag-search dito bago ko makita. To YouTube, to mga kaibigan, nakapag-pabili tayo. So, pinadala na lang dito sa atin. So, itong lure na to, gustong-gusto kong magkaroon nito noon pa dahil napapunod ko yung mga US angler. Hindi yung mga black bass angler, yung mga snook anglers, yung mga snook, yung mga ano. Madalas ginagamit nila ito yung spook lure. So, dito kasi, sa Japan, bibihira lang yung, alam nyo naman, made in Japan lahat ang gamit nila dito, lalo pag Seabass na. Ginagamit nila yung talagang pansibas. So, meron naman tayo ng ganun. Gusto ko naman matry yung ibang lure para may challenge na. Kumbaga, maiba naman. Kasi kung puro made in Japan, alam mo, subok na yan. Subok na natin yan kasi bago naman nila ibenta yung mga yan, tinitesting nila at nakakahuli. So, minsan, mas gusto ko yung mga imposibleng lure, yung mga kakaibang lure. Kaya minsan nagpa-go-order ako sa ibang bansa, ibang lugar pag umikilala ako na nag-iusap ako na ibili ako tulad nito mga to. Ito galing pa ng Taiwan. So effective na to, nakakahuli ako dito. Ang gandang gamitin. Kaya gusto ko kasi yung kakaiba ba, kumbaga ako lang ang meron, parang ganun. So ito naman lang na nabili ko to. So lahat naman alam ko meron ito eh, kasi siyempre sa US ginagamit na nila, diba? So, gusto ko lang magkaroon at masubukan. Baka sa next season ko na siya magamit kasi hindi na siya magagamit ngayon dahil ibang season na, hindi na kuno zero patang, hindi na blizzard chads. So, i-unbox natin sila at papakita ko sa inyo yung spook. So, tulad nito mga ganito. Ako lang meron nito. Iisa lang to. Ayan, kumuha nito. Parang may tail siya. Pin tail. Yan, ako lang. Kung meron nito dito eh. Ako lang ka. Comment kayo kung meron kayo. Dahil gustong-gustong bili nung pambachino kay Mino to eh. So, gustong-gustong. Pero gawan Japan lang to. Pero sabi nung kaibigan ko, wala na daw ganito ngayon. Hindi na daw sila naggagawa. Hindi na daw ulit. Minate. Hindi na daw sila ulit ina no. So yan, bubuksan ko lang, hindi ko naman pakita, bubuksan ko na lang sa kahon para ano natin, spook lure. Okay, imported, galing na ano to eh, ano po, from Florida pa kasi nakausap ko doon siya ng ano eh. So kung makaka-order kayo sa Amazon kasi mahal siya eh, ayoko maganda ng presyo kasi ayun naman, hindi ako nababanggit sa mga presyo. So kayo, kung makikita nyo, tandaan nyo na lang yung pangalan. Malay nyo, maswerte nyo, maka-order kayo ng mas mura. Isa sa akin, kasi sa akin, malayo pang pinanggalingan. Imported fishing tackle nest. Oh, yan, na-address ko. Ito tama, address. Imported yan. Super spook. Yan. Oop, hindi napapakita ang presyo. Ito, yung ano niya. Ito
Sabihin natin yan. So, ito siya sa box. Yan po. Yan. Ooh. Yes. Saltwater hooks. Okay. Ito siya, guys. Yan. Ito yung bone color. Made in Guatemala. Ayan, nakita siya dito. Ayan, makikita nyo. Made in Guatemala. Ayan. Spook lure. So, ito yung sinasabi nilang bone. Ito yung madalas nakikita kong ginagamit nung isang angler na madalas ko pinapanood. Bone. Tapos nag-comment ako sa kanya. Sinabi niya sa akin yung pangalan nito, lure. So, nag-research ako. Wala akong makita sa Japan. So, isang YouTuber din, nag-comment ako sa kanya dahil sabi ko kung dati kasi yung isang kaibigan natin YouTuber na yun nagpa-ano din siya sa akin. So ginawa niya, binayaran niya ako, tapos nagbigay siya ng pambili. So sinend ko lang sa kanya yung lure. So yun, ganun na nangyari. Sa kanya naman ako nag-ano ngayon, pumproved na siya. So eto yung lure. At eto, dalawa yan eh, dalawa muna in-order ko. Yan, spook lure. Yo, ito kasi gusto ko to, top water to. Nadodogwok mo siya. So para maano nyo. Isa. Head on. Super spook. Junior. Yan. Kung makakakita kayo, swertihin kayo. Subukan nyo. So, order kayo. So, bubuksan natin ito si Bone. Para makita natin. So, press from made from Guatemala. Tama? Guatemala. Oh, Guatemala. Oh, kumabig kasi. So, yun na yun. Yan. Saltwater rated na daw yung hooks. I don't believe kasi pagka ano, nag-aalawang yan, palitan nyo na lang per season. So, okay. Basahin muna natin pala yung ano niya. Spook lure in terms of strong hard durable body construction and highly productive decorating scheme and great multi-species top water lure. The Super Spook Junior will be the Super Spook Junior catch bass, striper, pike wawa, pike and muskies with each renewed walk. Ito yung sinasabi ko, yung walk the dog, kasi kailangan nito para maging maano nyo to, yung walk the dog yun siya, yung papalo siya ng ganun. So dati nakakapag walk the dog ako sa baitcaster, ewan ko lang dito sa ano ka, sa hindi ko pa nagawa sa spinning reel kasi mga top water ko kasi gawa ng Daiwa is naka ano kasi sa naka indicate kasi doon sa ano nila na slowly trip lang at saka yung mga kakas mo i-retrieve mo lang siya. So siya na ang gagalaw mismo sa sarili niya. So yun yung mga ganung klaseng lure ang meron ko. Kaya medyo naganap tayo na medyo challenging yung pwede nating walk the dog. Yung famous na walk the dog. Ayun. Walk the dog action and consistent action with quick snap. Yan, snap yung pinipigit ko siya. Spook and walking action. So, yan. Sana lang natin. Spook. So, ang weight niya. So, may weight nito. Tantimin ko na lang. Magaan lang ito eh. Siguro kung ako nagkakamali 8 gram. Kasi top water siya eh. Hindi naman siya lulubog eh. So, super light. Woo! Goodness. Para kung batang maliit eh. Pag nakakaroon ako ng mga bagong toys. Kung kailan tumanda ako, doon ako nahilig sa toys. Yan siya. Toys for the big boys. Meron siyang rattle sa loob. So kapag ka, ano. Ayan.
Ganda nito. Masarap iba to. Gusto kong testingin. Kaso, hindi na season eh. So, pero makikita nyo to. Gagamitin ko. Testingin ko. Ano ko siya kung sakali. Baka mamaya meron pa. Kung day off natin. Matetesting ko siya. Okay. Ito yung isa. At ito naman yung blue. Blue colored. Buksan na rin natin. Famous Walk the Dog. Yan, maganda to pang Walk the Dog eh. Yun. Tatabi ko tong ano ko. Itong mga itong kalagyan niya. Kasi if ever na may ano, makukontak ko yung pwede natin kontakin yung nag-sell na lang sa atin. Mag-direct na lang tayo to email pwede tayo molder. So alam ko kasi sa Amazon medyo may mahal na to eh. So hindi ko na siya hindi ko siya itong in-order. Pero yung price din niya doon sa Amazon is kalahati din doon sa pinag-orderan ko kasi nga. Diba? Nakakaya naman doon sa ano, nag-ano lang tayo. So ito yung isa. Ang ano naman nito is itong kulay nito is stripe bass ito, alam ko eh. Ito ang blue shad. Yan, yan. Sinasabi kong shad sa inyo, yun yung last season na ginamit. Yun ang kinakain ng sea bass last season, yung mga blizzard shads. Yun, kunoshiro kasi sa Japanese yun eh. So yun yun. So yun, naghahagis tayo ng mga ganito lures, malalaki. Para kasi malalaki sila eh, malalakas yun. So malalakas ang sea bass nun. So ngayon kasi spawning season, off season muna. So na next na susunod is iba ng season ng sea bass. Ano na bachinuke na, yung warm season na. Yung mga bulati ng dagat ang makikita natin. Just Spook Junior. Ang gamit nito is nagwo-walk the dog mo. Pinipitik mo siya sa top water. So, yan. Ite-testing ko siya sa sea bass. Pero, terrible look yung ano niya. Pero, hindi rin ako ano sa mga hooks niya kasi alam niya naman na sa water eh. Pag nababad na sa ano to, nangangalawang na kagad rin to. So, might siguro pagkatapos nung gamitan nito, pag nangalawang, pinapalitan ko kagad yung mga hooks ko. So, parang hindi na ako magkaroon ng trouble. Okay, nalaglag sa carpet ang isa. Tapos. Teka lang. Okay, balik tayo. Nahulog sa carpet yung isa eh. Kung sumabit. So, yung hooks nito, same din siya. Nung isa ka. So, ito, pure silver siya. So, siguro isang season lang magagamit itong hooks na ito pag medyo nakakita ko ng kalakalawang na papalit tayo ng iba. So yan. Yan sila. Super Spook. Spook kasi tawag nito sa mga ganito lure sa US. Spook. Madalas kasi rin ang ginagamit to sa top water nila. Kahit day game, kahit araw, nakakahuli sila. So, masusubukan natin to ngayon dito kung makakahuli siya ng sea bass. Kasi yung snook kasi, hawig din naman na sea bass yun. So, snook bass din kasi yun. So, tatry nating huliin. Tapos, ito gagamitin nating lure na pang ano. Okay. So, ito siya ulit. Head on Spook. Super Spook Junior. Okay. Okay, hanggang doon na muna yung video natin. At sa susunod is sana nasa field na tayo. Pupukul na tayo sa susunod. So, next month na. So, more videos to come na sa susunod. So, kung meron kayong mga questions o gusto nyong tanong, mag-comment lang kayo down below. Willing ko naman sagutin yan. Kung kaya ko sagutin, okay, kung tungkol sa mga lawyers at saka sa mga ano, pwede naman akong mag-reply sa inyo. Okay guys, hanggang dito na lang ang video muna natin at hope
Magkikita kita na tayo to the next video na. Bumupukol na tayo. Okay guys, stay safe. Always, peace on.